Isang U.S. Army na naglilipat ng isang kargamento mula sa Rehiyon 51 ay bumagsak sa isang sasakyan sa Thruway, na naglabas ng isang zombie. Pinapatay nito ang iba't ibang mandirigma habang dinudungisan ang dalawa pa. Ang mga zombie ay tumungo sa Las Vegas na naninira sa karamihan ng populasyon ng lungsod. Pagkatapos ng binomba na pamamagitan ng militar, ibinubukod ng pampublikong awtoridad ang lungsod. Ang proprietor ng gambling club na si Bly Tanaka at ang kanyang partner na si Martin ay lumapit sa dating upahang sundalo na si Scott Ward tungkol sa isang bagay na mahalaga upang mabawi ang $200 milyong box mula sa kanyang club vault bago pawiin ng militar ang lungsod sa pamamagitan ng isang strategic atomic strike. Pumayag si Ward at pinili ang mga dati niyang kasamahan na sina Maria Cruz at Van Drow, kasama ang helicopter pilot na si Marian Peters, German safecracker Ludwig Gallery Counter, at Chicano sharpshooter Mikey Guzman, na kasama ang kanyang partner na si Chambers. Sumama si Martin sa grupo para mapansin sila. Ang hiwalay na batang babae ni Ward na si Kate Ward na nagtatrabaho sa isang quarantine camp, ay gumagabay sa kanila patungo kay Lily, isang runner na pamilyar sa lungsod. Sinimulan ni Lily si Bert Cummings, isang opisyal ng kaligtasan ng kampo. Sa puntong nalaman ni Kate Ward na sinamahan ni Lily ang kanyang kasamang si Gita sa Vegas, hiniling ni Kate na sumali sa grupo dahil sa mga protesta ni Ward. Pagkatapos ng isang mahirap na karanasan sa isang zombie tiger na pinangalan ng Valentine pagkatapos na makapasok sa Vegas, sinaktan ni Lily si Cummings. At naiintindihan niya na ang isang mas matalinong pagtitipo ng mga zombie na kilala bilang Althus ay magbibigay daan sa ligtas na pagpasok bilang kapalit ng isang penitensya. Ang babaeng Alpha na kilala bilang Sovereign ang nag-alis kay Cummings sa Olympus Club, kung saan siya kontaminado ng pinuno ng Alpha na si Zeus. Inihatid ni Lily ang grupo sa isang istruktura na puno ng mga natutulog, karaniwang mga zombie. Anang paraan si Kate Ward sa mga zombie gamit ang Glimpse Tapes. Sa puntong sinisisi ni Chambers si Martin para sa mga lihim na proseso ng pag-iisip, iniredirect niya siya at ginising niya ang mga zombie. Ay nibble, nabahiran, inihanda at nawasak hanggang sa mamatay, pinaputukan ni Guzman ang kanyang tangke ng gasolina, na pinabugbog siya at ang mga zombie. Sa gambling club ni Bly, binuksan ni Ward at Kate ang power, naghanda si Peters ng helicopter sa rooftop at ang health food nut ay nakipag-ugnayan sa vault. Nananatili sa labas sina Martin at Lily sa ilalim ng maling representasyon ng pagbabantay, gayunpaman, ilabas ang soberano mula sa mga anino. Pinugot siya ni Martin at kinuha ang kanyang ulo. Hinanap ni Zeus ang kanyang katawan at ibinalik siya sa Olympus Club, na natuklasan na ang Sovereign ay buntis ng isang zombie embryo. Na rank, ginagabayan ni Zeus ang mga Alpha sa gambling club ni Bly. Ang isang ulat ng balita na nagbubunyag ng pampublikong awtoridad ay nagmadali sa atomic strike na nagbigay sa grupo ng halos 60 minuto. Habang binubuksan ng calorie counter ang vault, nalaman ni Ward na pumasa si Kate para hanapin si Gita. Habang hahanapin siya ni Ward at Cruz, bumukas ang elevator at pinatay ni Alpha si Cruz. Kinulong ni Martin ang grupo sa storm cellar na naiintindihan na madalas na iniisip ni Bly ang tungkol sa ulo ng zombie, na maaaring gumawa ng armadong puwersa ng zombie para sa pampublikong awtoridad. Sa puntong kapag nakikipagsapalaran siya sa labas, nakita niyang kinuha ni Lily ang ulo ng soberano, at pinartilyo siya ni Valentine hanggang sa mamatay. Sinisikap ni Van Drow na labanan si Zeus ngunit epektibong nalulula. Tila pinabayaan ng Weight Watcher ang sarili para ligtas na makuha si Van Drow sa vault. Dumating sina Ward, Lily, at Guzman sa bulwagan kung saan sinasalakay sila ng mga zombie at maraming tao si Guzman. Pinasabog ni Guzman ang kanyang mga pampasabog, pinatay ang mga zombie at nabura ang mga cash na kanyang inihatid. Kinalaban sila ni Zeus sa rooftop. Inilihis siya ni Lily gamit ang ulo ng Sovereign habang nakatakas sina Ward at Peters. Tinusok ni Zeus si Lily, ngunit nilipol niya ang ulo ng soberano bago pumanaw. Hiniling ni Ward na dalhin siya ni Peters sa Olympus Club para mabawi si Kate. Doon, sinusubaybayan ni Kate si Gita at pinatay si Cummings. Nak-corner sila ni Zeus, ngunit pinigilan siya ni Ward gamit ang isang paputok na launcher. Dumating sina Gita, Kate, at Ward sa rooftop ngunit iniisip na ito ay hindi na puno. Sa pag-aakalang iniwan na sila ni Peters, bumalik siya ng katulad ng pagdating ni Zeus sa rooftop.
Ang bawat isa sa tatlong tumalon sa kanang helicopter, gayon din si Zeus. Niyakap ni Zeus si Ward at pinaluha siya. Sinaktan ni Kate si Zeus bago siya binaril at pinatay ni Ward. Nilipol ng Nuke ang lungsod at ang shockwave ay nagbabagsak sa helicopter na ikinamatay sina Peters at Gita. Nakarating si Kate at nahanap si Ward na nagbigay kay Kate ng pera para magsimula ng panibagong buhay bago maging zombie. Pinatay siya ni Kate at umiyak habang nagpapakita ang isang salvage helicopter. Tumabas si Vandro sa vault dala ang natitirang pera. Nagmamaneho siya papuntang Utah kung saan umupo siya ng confidential na eroplano para dalhin siya sa Mexico City. Sa paglipad, pakiramdam niya ay napawi at nalaman na siya ay na-chumped. At dito na nagtatapos ang ating storyline. Maraming salamat po sa inyo. Please like and subscribe sa channel ko.